ang mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo. Balibhas ay inaring ganap na walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus na siyang inilagay ng Diyos na pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang ipahayag ang kanyang katuwiran sa ikapagpapatawad ng mga kasalanang nakaraan sa pamamagitan ng pagtitiis ng Diyos upang ipahayag, sinasabi ko, sa panahong ito ang kanyang katuwiran upang siya ay maging ganap at ang nagpapawalang sala sa kanya na sumasampalataya kay Jesus. Romans chapter 3 verses 24 to 26. At samantalang sila ay naghisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at tinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kumain, ito ang aking katawan." At kinuha niya ang sarong at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Inumin ninyong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubuhos para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Matthew chapter 26 verses 26-28. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa kanila at sinabi, "Kunin ninyo, kumain, ito ang aking katawan." At kinuha niya ang saro, at nang siya ay makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila, at uminom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking dugo ng bagong tipan, na nabubuhos dahil sa marami." Mark chapter 14 verses 22-24. At dumampot siya ng tinapay, at nagpasalamat, at pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayun din naman ang saro pagkatapos ng hapunan na nagsasabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos para sa inyo." Luke chapter 22 verses 19-20. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at ibabangon ko siya sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya." John chapter 6 verses 53-56. Kaya't dinadala ko kayo upang itala sa araw na ito na ako ay dalisay mula sa dugo ng lahat ng tao, sapagkat hindi ako nag-iwas na ipahayag sa inyo ang lahat ng payo ng Diyos. Ingatan nga ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo mga tagapangasiwa ng Espiritu Santo upang pakainin ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Acts chapter 20 verses 26-28. Lalong higit pa na ngayon ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay maniligtas sa puot sa pamamagitan niya. Romans chapter 5 verse 9. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito ang pakikisama ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagputol-putol, hindi ba ito ang pakikisama ng katawan ni Kristo? 1 Corinthians chapter 10 verse 16. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang saro nang siya ay makapag hapunan na sinasabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ninyo ang sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagparito. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay na ito at uminom ng sarong ito ng Panginoon nang hindi karapat-dapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon." 1 Corinthians chapter 11 verses 25-27. Palibhasa ay itinilaga na tayo noon paman sa pagkukupkop sa mga anak ni Jesucristo sa kanyang sarili ayon sa ikalulugod ng kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya, na doon niya tayo tinanggap sa minamahal, na sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya.
Ephesians chapter 1 verses 5 to 7. Natapat ngayon kay Kristo Jesus kayo na kung minsan ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ephesians chapter 2 verse 13. Nagbibigay pa sa salamat sa Ama na ginawa tayong marapat na maging kabahagi ng mana ng mga banal sa liwanag na nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng kanyang mahal na anak na sa kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo sa makatuwid bagay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Colossians chapter 1 verses 12 to 14. At sa pagkakaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus, sa pamamagitan niya ay ipagkasundo ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa lupa o mga bagay sa langit. Colossians chapter 1 verse 20. Yamang ang mga anak nga ay nakikibahagi sa laman at dugo, ay gayon din naman siya, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa niya ang mga kapangyarihan ng kamatayan sa makatuwid bagay ang diablo. Hebrews chapter 2 verse 14. Hebrews chapter 9. Kung magkagayo'y katotohanan ang unang tipan ay mayroon ding mga ordinansa ng banal na paglilingkod at isang makasanlibotang santuario. Sapagkat may ginawang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng tinapay na handog na tinatawag na santuario. At pagkatapos ng ikalawang tabing, ang tabernakulo na tinatawag na pinakabanal sa lahat na may gintong suuban at ang kaban ng tipan na binalot sa palibot ng ginto na kinaroroonan ng gintong palayok na may mana at ang tungkod ni Aaron na namumulaklak at ang mga tapyas ng tipan. At sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na lumililim sa luklukan ng awa na hindi natin ngayon mapag-uusapan lalo na. Ngayon, nang ang mga bagay na ito ay itinalaga ng gayon, ang mga saserdote ay laging pumapasok sa unang tabernakulo na ginagawa ang paglilingkod sa Diyos. Natapwat sa ikalawa ay pumapasok ang dakilang saserdote na nag-iisa minsan sa isang taon na hindi pwedeng walang dugo, na kanyang inihandog para sa kanyang sarili at dahil sa mga kamalian ng bayan. Ipinapahiwatig ito ng Espiritu Santo na ang daan patungo sa pinakabanal sa lahat ay hindi pa nahahayag, samantalang nakatayo pa ang unang tabernakulo, na isang larawan para sa panahong kasalukuyan, na kung saan ay inihandog kapwa ng mga kaloob at mga hain, na hindi makapagpapasakdal sa kanya na gumagawa ng paglingkod na nauukol sa budhi, na nakatayo lamang sa mga pagkain at inumin at sari-saring paghuhugas at mga palatuntunan ng laman na ipinataw sa kanila hanggang sa panahon ng pagbabago. Ngunit si Kristo ay dumating na isang mataas na saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng isang mas dakila at higit na sakdal na tabernakulo na hindi ginawa ng mga kamay, ibig sabihin hindi sa gusaling ito, hindi man sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga guya, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok siyang minsan sa dakong banal na nagkamit ng walang hanggang pagtubos para sa atin. Sapagkat kung ang dugo ng mga toro at ng mga kambing at ang abo ng dumalagang baka na nagwiwisik sa marumi ay nagpapabanal sa paglilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay magdilinis ng inyong budhi sa mga patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Diyos? At dahil dito ay siya ang tagapamagitan ng bagong tipan upang sa pamamagitan ng kamatayan para sa katubusan ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, silang mga tinawag ay makatanggap ng pangako ng walang hanggang mana. Sapagkat kung saan mayroong isang tipan, kailangan din magkaroon ng kamatayan ng gumawa. Sapagkat ang isang tipan ay may bisa pagkatapos na ang mga tao ay mamatay. Kung hindi, ito ay walang lakas sa anumang paraan habang nabubuhay ang gumawa. Kaya't ang unang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Sapagkat nang masabi ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa utusan, kinuha niya ang dugo ng mga guya at ng mga kambing na may tubig at balaibo na pula at hisopo at winisikan kapwa ang aklat at ang buong bayan.
na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos sa inyo ng Diyos. Bukod dito'y winisikan niya ng dugo ang tabernakulo at ang lahat ng mga sisitlan ng paglilingkod. At halos lahat ng bagay sa pamamagitan ng batas ay nililinis ng dugo. At kung walang pagbubuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kaya nga, kinakailangan na ang mga huwaran ng mga bagay sa langit ay dapat dalisayin ng mga ito. Ngunit ang makalangit ng mga bagay ay may mas mabuting mga hain kaysa mga ito. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa mga banal na dako na ginawa ng mga kamay, na siyang mga larawan ng tunay. Ngunit sa langit mismo ngayon upang magpakita sa harapan ng Diyos para sa atin. At hindi rin na dapat niyang ihandog ang kanyang sarili ng madalas, gaya ng mataas na saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dugo ng iba. Sapagkat kung gayon ay dapat na siya ay madalas na magdusa mula ng itatag ang sanglibutan. Latapwat ngayon ay minsan sa katapusan ng sanglibutan ay napakita siya upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahain ng kanyang sarili. At kung paanong itinakda sa mga tao na minsang mamatay, ngunit pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Kaya't minsang inihandog si Kristo upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. At sa kanila na naghihintay sa kanya ay magpapakita siya sa pangalawang pagkakataon na walang kasalanan tungo sa kaligtasan. Sapagkat hindi maaaring ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay mag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 4. Yamang mayroon nga mga kapatid, ng katapangan na pumasok sa kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hebrews chapter 10 verse 19. Kung gaano kabigat na parusa sa palagay ninyo ay iisipin siyang karapat-dapat na yurakan sa ilalim ng mga paan ang anak ng Diyos at itinuring ang dugo ng tipan na kung saan siya ay pinabanal isang bagay na hindi banal at nagkasala kahit sa espiritu ng biyaya. Hebrews chapter 10 verse 29. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugo ng pagbibisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa kay Abel. Hebrews chapter 12 verse 24. Sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na yaon na ang dugo ay dinadala ng mataas na saserdote sa santuario para sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya't si Jesus din upang mapabanal niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay nagdusa sa labas ng pintuan. Hebrews chapter 13 verses 11 to 12. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus mula sa mga patay, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, gawin kayong sakdal sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gumagawa sa inyo ng nakalulugod sa kanyang panhin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Hebrews chapter 13 verses 20 to 21. Hinirang ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu sa pagsunod at pagbibisik ng dugo ni Hesukristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. 1 Peter chapter 1 verse 2. Yamang nalalaman ninyo na hindi kayo tinubos ng mga bagay na nasisira gaya ng pilak at ginto mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na tinanggap sa pamamagitan ng tradisyon mula sa iyong mga magulang, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo na gaya ng sa korderong walang dungis at walang dumi. 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Datapwat kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag na gaya ng siya'y nasa liwanag ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Hesukristo na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. 1 John chapter 1 verse 7. Ito ang siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo maging si Hesukristo, hindi lamang sa tubig, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo at ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan, sapagkat may tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa. At may tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, at ang tubig, at ang dugo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung ating tinatanggap ang patotoo ng mga tao, ang patotoo ng Diyos ay lalong dakila, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos sa kanyang pinatotohanan tungkol sa kanyang anak. 1 John chapter 5 verses 6 to 9. At mula kay Jesucristo,
na siyang tapat na saksi at ang panganay sa mga patay at ang prinsipe ng mga hari sa lupa sa kanya na umiibig sa atin at naghugas sa atin sa ating mga kasalanan sa kanyang sariling dugo at ginawa tayo mga hari at mga saserdote sa Diyos at kanyang Ama. Sa kanya nawa ang kaluwalhatian at paghahari magpakailanman. Amen. Revelation chapter 1 verses 5 to 6. At sila'y umawit ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kunin ang aklat at buksan ang mga tatak niyon, sapagkat ikaw ay pinatay at tinubos mo kami sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo mula sa lahat ng lahi at wika at bayan at bansa. Revelation chapter 5 verse 9. At sinabi ko sa kanya, Ginoo, nalalaman mo. At sinabi niya sa akin, ito ang mga nanggaling sa malaking kapighatian at nilabhan nila ang kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Revelation chapter 7 verse 14. At kanilang dinaig siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang mga buhay hanggang sa kamatayan. Revelation chapter 12 verse 11. At nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay sa kanya ay tinawag na tapat at totoo. At sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay parang ningas ng apoy. At sa kanyang ulo ay maraming mga korona. At mayroon siyang isang pangalan na nakasulat na hindi alam ng sinuman, kundi siya mismo. At siya ay nararamdaman isang kasuotang binasa sa dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. At ang mga hukbo na nasa langit ay sumunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo na nararamdaman ng mainam na lino, puti at malinis. Revelation chapter 19 verses 11 to 14. Tumitingin tayo ng matatag sa dugo ni Kristo at tingnan kung gaano kahalaga ang kanyang dugo sa paningin ng Diyos na ibinuhos para sa ating kaligtasan ay nagkamit ng biyaya ng pagsisisi para sa buong mundo. First Epistle of Clement to the Corinthians chapter 4 verse 5. At bukod dito ay binigyan nila siya ng isang tanda na dapat siyang magbitin sa kanyang bahay ng isang lubid na pula. Sa pamamagitan nito ay binubungkal upang sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon ay magkaroon ng katubusan sa lahat ng nananalig at umaasa sa Diyos. Kita mo mga minamahal kung paano nagkaroon hindi lamang ng pananampalataya kundi ng propesiya din sa babaeng ito. First Epistle of Clement to the Corinthians chapter 6 verse 10. Igalang natin ang ating Panginoong Hesukristo na ang dugo ay ibinigay para sa atin. First Epistle of Clement to the Corinthians chapter 10 verse 6. Sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa-tao ay isinama tayo ng Panginoon sa kanyang sarili. Samantalang dahil sa pag-ibig na kanyang dinala sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng kanyang sariling dugo para sa atin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ng kanyang laman para sa ating laman, kanyang kaluluwa para sa ating mga kaluluwa. First Epistle of Clement to the Corinthians chapter 21 verse 7. Dahil dito ay ipinangako ng ating Panginoon na ibigay ang kanyang katawan sa pagkapuksa upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ay mangagpakabanal tayo. Ibig sabihin sa pamamagitan ng pagbibisik ng kanyang dugo. Sapagkat ganito ang sabi ng kasulatan, siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan at sa pamamagitan ng kanyang dugo tayo ay gumaling. Siya ay dinala na parang kordero sa patayan at gaya ng isang tupa sa harap ng kanyang mga manggugupit na pipi. Gayon hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. General Epistle of Barnabas chapter 4 verses 1 and 3. Kung paanong sa pagiging mga tagasunod ng Diyos at sa pag-uudyok sa inyong sarili sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay ganap ninyong na isagawa ang gawaing likas sa inyo. The Epistle of Ignatius to the Ephesians chapter 1 verse 3. Ignatius na tinatawag ding Theophorus sa banal na iglesia na nasa Tralles sa Asia. Mga minamahal ng Diyos Ama ni Yesu Kristo, hinirang at karapat-dapat sa Diyos na may kapayapaan sa pamamagitan ng laman at dugo at pagsinta ni Hesukristo na ating pag-asa sa pagkabuhay na maguli na sa pamamagitan niya na ako naman ay bumabati sa kabuuan nito na nagpapatuloy sa pagiging apostoliko na nagnanais ng buong kagalakan at kaligayahan dito.
The Epistle of Ignatius to the Trallians, chapter 1, verse 1. Kaya't mga bihis kayo ng kaamuan. Maguhin ninyo ang inyong sarili sa pananampalataya sa mga katuwid bagay ang laman ng Panginoon at sa pag-ibig sa kapwa. Iyon ay ang dugo ni Yesu Kristo. The Epistle of Ignatius to the Trallians, chapter 2, verse 7. Ninanais ko ang tinapay ng Diyos na laman ni Yesu Kristo mula sa binhi ni David. At ang inuming aking inaasam ay ang kanyang dugo na siyang pag-ibig na hindi nasisira. The Epistle of Ignatius to the Romans, chapter 3, verse 5. Sa Ignatius na tinatawag ding Theophilus sa Iglesia ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Yesu Kristo na nasa Philadelphia sa Asia, na nagkamit ng awa na nananatili sa pagkakaisa ng Diyos at tagagalak magpakailanman sa pagsinta ng ating Panginoon at natutupad sa buong awa sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muguli na binabati ko naman sa dugo ni Yesu Kristo na siyang ating walang hanggan at walang dungis. Kagalakan, lalo na kung sila ay kaisa ng obispo at mga presbiter na kasama niya at ang mga dikon na hinirang alinsunod sa pag-iisip ni Yesu Kristo na siya ay itinalaga sa buong katatagan ayon sa kanyang sariling kalooban sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Sapagkat iisa lamang ang laman ng ating Panginoong Yesu Kristo at isang tasa sa pagkakaisa ng kanyang dugo, isang altar. The Epistle of Ignatius to the Philadelphians, chapter 1, verses 1 and 11. Sapagkat aking namasdan na kayo'y naninirahan sa isang pananampalatayang hindi natitinag, na parang kayo'y ipinako sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo sa laman at sa Espiritu at pinagtibay sa pag-ibig sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, na lubos na naniniwala sa mga bagay na may kaugnayan sa ating Panginoon. The Epistle of Ignatius to the Smyrnians, chapter 1, verse 3. Huwag linlangin ng sino man ang kanyang sarili, kapwa ang mga bagay na nasa langit at ang maluwalhating mga anghel at mga prinsipe, kung nakikita man o hindi nakikita, kung sila ay hindi naniniwala sa dugo ni Kristo, ito ay magiging sa kanila sa kahatulan. The Epistle of Ignatius to the Smyrnians, chapter 2, verse 12. Binabati ko ang iyong karapat-dapat na obispo at ang iyong kagalang-galang na presbytery at ang inyong mga diakono, aking mga kapwa lingkod, at kayong lahat sa pangkalahatan at bawat isa sa partikular sa pangalan ni Yesu Kristo at sa kanyang laman at tugo, sa kanyang pagsinta at muling pagkabuhay kapwa sa laman at espiritual at sa pagkakaisa ng Diyos sa iyo. The Epistle of Ignatius to the Smyrnians, chapter 3, verse 22. Sa kanya ang lahat ng mga bagay ay pinasakop, maging ang nasa langit at ang nasa lupa. Nasasambahin ang bawat nilalang na may buhay na darating upang maging hukom ng mga buhay at mga patay, na ang dugo ay hihingi ng Diyos sa mga naniniwala sa kanya. The Epistle of Polycarp to the Philippians, chapter 1, verse 7. Ngunit silang hindi tumupad sa kanyang mga utos ay tumatakas sa kanilang buhay at mga kalaban niyaon. At sila na hindi sumusunod sa kanyang mga utos ay ibibigay ang kanilang sarili sa kamatayan. At bawat isa ay magkasala sa kanyang sariling dugo. The third book of Hermes, chapter 10, verse 13. Kaya't pinag-isipan nila ang isa't isa kung aalis sila at ipahahayag ang mga bagay na ito kay Pilato. At habang iniisip pala nila iyon, ang langit ay muling makikitang bumukas at isang taong bumababa at pumasok sa libingan. Nang makita ng senturyon at ang mga kasama niya ang mga bagay na ito, sila'y nagmadali sa gabi kay Pilato na iniwan ang libingan kanilang pinagmamasdan at ipinahayag ang lahat ng mga bagay na kanilang nakita. Lubhasa ay lubhang namimigati at nangagsasabi, tunay na siya ang anak ng Diyos. Sumugot sa Pilato at sinabi, ako ay malinis sa dugo ng anak ng Diyos. Ngunit kayo ang nagpasya nito. Na magkagayoy nagsilapis ng lahat at umiusap sa kanya at ipinamanhik sa kanya na utusan ang senturyon at ang mga kawal na huwag magsalita ng anuman tungkol sa mga bagay na kanilang nakita. Sapagkat mas mabuti, sabi nila, na tayo ay magkasala ng pinakamalaking kasalanan sa harap ng Diyos at upang hindi mahulog sa kamay ng mga tao, ng mga Hudyo at batuhin. Kaya't iniutos ni Pilato sa senturyon at sa mga kawal na huwag magsalita. The Last Gospel according to Peter, chapter 1, verse 11.
Pagkatapos ay dumating ang salita ng Diyos kay Adan. Sinabi sa kanya, O Adan, kung paanong ibinuhos mo ang iyong dugo, sa gayon ay ibubuhos ko ang aking sariling dugo kapag ako ay naging laman ng iyong binhi. At kung paanong ikaw ay namatay, O Adan, gayon din ako mamamatay. At kung paanong ikaw ay nagtayo ng isang dambana, gayon din naman ako gagawa para sa iyo ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. At kung paanong inihandog mo ang iyong dugo sa ibabaw noon, ay gayon ko iahandog ang aking dugo sa ibabaw ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. At kung paanong ikaw ay humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugong iyon, gayon din naman gagawin ko ang aking dugo na kapatawaran ng mga kasalanan at papawiin ang mga pagsalangsang dito. First Book of Adam and Eve, Chapter 24, Verses 4 to 5. At muli, tungkol sa tubig ng buhay na iyong hinahanap, ito ay hindi ipagkakaloob sa iyo sa araw na ito. Muli sa araw na ibubuhos ko ang aking dugo sa iyong ulo sa lupain ng Golgota, sapagkat ang aking dugo ay magiging tubig ng buhay sa iyo sa panahong iyon, at hindi sa iyo lamang, kundi sa lahat ng iyong binhi na sasampalataya sa akin, na sa kanila ay maging kapahingahan magpakailanman. The First Book of Adam and Eve, Chapter 42, Verses 7 to 8. Sinabi pa ng Diyos kay Adan, ganito rin ang mangyayari sa akin, sa lupa, kapag ako ay tinusok at ang dugo ay dumaloy mula sa aking tagiliran at dumaloy sa aking katawan, na siyang tunay na handog at ihahandog sa dambana bilang sakdal na handog. The First Book of Adam and Eve, Chapter 69, Verse 6.